Welcome back mga ka-YouTube. Ito na yung pinaka-iintayin yung topic. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para maipakita at maipaliwanag ng actual sa inyo. Yung pag nai-stack sa BIOS UEFI ang isang laptop. Kasi sinasagot ko naman pilit sa mga comment dun sa mga nagtatanong na paano sir kapag ka laptop ang na-stack sa BIOS UEFI. Paano gagawin? Sabi ko nga, sa reply ko, walang pinagkaiba maging desktop man o laptop kapag na-stack ka sa BIOS UEFI. Katulad nito. Halos parang BIOS UEFI na rin to kasi papatayin ko ah. Diba? Ngayon, on ko. Pag inon ko, tingnan niya paglalabas ha. Dell. Logo lang ng motherboard, logo ng laptop. At tapos balik sa ganyan. Pagmasdan nyo kasi ang nakalagay, warning message. No bootable device found. Diba? Kapag kaganyan, no bootable device found, isa lang ang ibig sabihin. May problema sa storage device. Ngayon, siyempre, hindi naman to katulad ng desktop na pwede natin baklasin kagad. Pero sabi ko nga sa inyo, walang pinagkaiba to sa desktop. Maging laptop man, kapag stuck kayo sa BIOS UEFI, kailangan nyo lang ng konting lakas ng loob, siyempre. Kasi unang-una, ang desktop, madaling silipin yung loob eh. Pag tinanggal mo yung side cover, kita mo na kagad. At ma-check mo sa SATA cable, kung may storage device ba, o kung SSD ba ang nakakabit, o M.2, NVMe. Hindi katulad sa laptop, kailangan natin magbaklas. Ngayon, huwag kayong matakot magbaklas. Lalo na, kailangan nyo kasi magdahan-dahan. Kung wala kayong experience, pero meron kayong lakas ng loob, kailangan nyo ng mga tamang tools gamit. Halimbawa, siyempre, mga screw pang baklas, pang tanggal ng tornilyo, at saka siyempre, yung pang tongkab. Katulad nitong mahiwagang pick kung lagi kong ginagamit. Napakalaking tulong itong mahiwagang pick na to. Ngayon, siyempre, babaklasin natin to. Off natin. Para hindi na matagal, binaklas ko na. Ayan ang likod niya. At eto yung ganyan yan eh. Yung model natin, Dell Inspiron ha. Ngayon, pag magbabaklas ka ng laptop, dahan-dahan lang. Kasi minsan may mga naka-flex eh. Minsan pag ano mo kailangan, may tatanggalin ka pang flex. Meron pang ano. Eto medyo madali kasi wala siyang flex na pag natungkab mo, yan na kagad. Kasi meron kasing, bago mo matungkab, may mga flex ka pang dapat tanggalin na nakadikit pa dito. Kaya ito, medyo madali. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan lang ng lakas ng loob. Ngayon, pagbukas ko, tingnan niya, wala siyang laman. Walang ganito. Walang HDD eh, nakalagay yung HDD. Hard disk drive, di ba? Storage device din yan. Wala siyang ganito. Medyo, syempre, shock ako ng konti. Pero syempre, alam ko, kung wala nito, SSD nakakabit. Eh, tinignan ko to, yung M.2 NVMe niya, katulad nito, eh no, dito nakalagay yan eh. Wala rin gantong storage device. Pero meron ito. Ito yung unang-unang lumabas na SSD eh. Gantong klase. Halos katulad siya nitong Wi-Fi adapter. Ang tawag dito ano eh, wireless adapter. Wi-Fi adapter to eh, no? Pagkawala yan, pagtanggal yan,
Walang wifi adapter, walang wifi yung laptop. Kaya nga meron yan, tapos ayun yung antena nyo. Yung wire nya. Ayan o. Tapos pagmasdan nyo to, makikita mo dyan, SSD nakalagay, 256 gig. Ibig sabihin, ito yung storage device nya. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kapag laptop, o kahit desktop, kung walang SSD ganito, SSD din to eh, di ba? Na 2.5 ibig sabihin yung size ganito. 2.5 yung pang laptop. Ito kasi HDD eh, mayroong spindle to, may plate. May taytayin yung plate. Ito, wala. Parang mga ganito na loob nito. Parang mga chips. Pero, SSD 2.5 SATA to ha. Ito, HDD 2.5. Ngayon, ito, M.2. PCIe SSD. Pero alam ko, M.2 nga rin ang tawag dito sa ano eh. Sa slot o, oh, M.2. PCIe SSD. Ayun na, nakalagay naman sa motherboard eh. Oh. Ayun na, pagmasdan mo. Diba? M.2. May nakasulat eh. Oh. Ngayon, ito yung RAM niya. Oh. DIMB DDR4 only. Walang laman. Ito isa meron. Oh. 8 gig. PC4. Diba? DDR4. Ngayon, babaklasin ko to. Katulad nga na sabi ko, kapag desktop man o laptop, kapag hindi madetect ang storage device, tapos walang ganitong nakakabit, walang ganito, hindi kayo makakapag-test ng tanggal kabit ng SATA, SATA power, SATA cable. Tapos ang makikita nyo, ganito nakakabit. O kaya ganon. Wala kayong ibang pwedeng gawin, kundi mag-backlash nung SSD at mag-test ng iba. Kaya nga ako, lagi ako may pantest eh. Bumibili talaga ako ng pantest. Kaya kahit, ano nga sa inyo, pantest ko lang to, mababa lang to, 128 gig. Hanggat maaari nga, kung may mas mababa pa, yun eh. Pero, wala ako kasing ganito. Wala akong spare na ganito. Yung sinaunang SSD, maliliit yan o. Yung parang network wifi adapter. Pero pwede naman ako mag-test dito eh. Okay. Isa lang ang pinupunto ko dito. Storage device problem pa rin. Maging laptop man, maging desktop. Kung ano yung napapanood nyo dun sa topic kung ganito. Saan ba yun? Ito, diba yung na-stack sa Vice UFI. Diyan kasi maraming nagko-comment na, Sir, paano kung ano, kung sa laptop nangyari yan? Tandaan nyo ha, kahit anong brand ng laptop, kahit anong brand ng motherboard sa desktop, basta't na-stack kayo sa BIOS UEFI, check nyo kaagad ang storage device. Storage device problem kasi, pa rin kasi ang kababag sa kanon. Maging kahit anong brand, maging kahit anong klase ng laptop, basta't na-stack kayo sa BIOS UEFI. Katulad nga pinakita ko dito, di ba? Halos hindi naman to BIOS UEFI, pero papakita ko ulit sa inyo. On ko. Yan. Papasok ako sa BIOS UEFI. Diba? Logo lang. Magtatanong, logo lang. Tapos ganyan. Siyempre, pwede nang galawin ng pointer. Yung mouse, eh. Meron nakalagay na continue. Continue natin. Wala pa rin mangyayari. Ganyan pa rin yan. Oh, kita nyo. Ngayon, balik uli yan doon. Oh, control alt delete natin. At F1 yata, okay, F2. Pero alternate natin, F1, F2. Yan. Repairing
Ano nakalagay? Entering setup. Yan o. Tingnan mo sa boot sequence. Boot sequence. Ano nakalagay? Windows Boot Manager. Tapos nun, wala nang pagpipilian. Boot list option, wala o. Dapat yan meron. O, di ba? Wala o. Ano yan? Wala naman nakalagay na ano na tawag nito na kung anong brand ng ano ng storage device, hindi katulad ng pag ganito Transcend nakalagay, pagka Toshiba ganun kasi para makita niyo eh. Ngayon, walang nadedetect yan. Kala mo mayroong mga ganito. Wala yan. Kailangan yan, mababasa mo yung brand tsaka yung gig nung storage device. Okay? Hanggang dito na lang muna. Papart 2 ko na lang. Magbabaklas muna ako at magkakabit. Papakita ko sa inyo kung problem solved na ba. Kasi, kapag ka ganun, hindi na nadedetect yung SSD, wala akong magagawa doon, hindi natin mare-revive yung mga files na nakasave doon sa mga document, yung mga dinownload yung importanteng files. Eh, kaya nga importante, lagi may backup dapat. Pero kung mababasa pa siya, i-backup nyo na kagad. Kasi pagka gantong bumibitaw na, yung katulad niyan, hindi na nadedetect yung nakakabit na 256GB na SSD'ng maliit. Kung madetect man siya sa baklas kabit, katulad nung sa ginagawa natin sa ganito, sa HDD, o kaya sa SSD ng ganito, okay pa. Pero, kapag kagantong mga SSD ng ganito, kapag hindi madetect, talagang kailangan palitin. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat meron pang test na siguradong good. Okay, ganito lang muna at tumatagaktak na ako. Balitaan ko kayo mamaya. Okay, part 2 tayo. This is Janie, signing out.